Babae, kinagat sa mukha ng isang Belgian Malinois. Bakit nga kaya kinagat ng aso ang babae? Hihimayin natin ang body language ng asong ito. Kung madalas kayong nanonood ng mga videos ko, sigurado ko nabasa nyo na. Umpisa pa lang, stress na ang aso. Pause up mga tropa peeps, ako si Lester Sapanta, The Pinoy Dog Whisperer, ang inyong gabay sa pag-aalaga ng aso at ito ang The Pinoy Dog Whisperer Reacts. Ito yung mga tipo ng videos ng gustong gusto kong ina-analyze kasi kitang-kita natin lahat ng galaw ng aso at kung ano ang sinasabi niya. Merong isang babae kumakaway sa harap ng isang Belgian Malinois na working dog. Pwedeng bomb sniffing siya o kaya naman drug sniffing dog siya na naka-assign sa isang lugar. Umupo ang babae sa tabi ng Belgian Malinois. Noong hinihimas niya ito, bigla na lang itong nag-snap sa mukha niya. Hindi naman siya actually nakagat. Kagat mula lang. That's bite. Hindi lang talagang napuruhan. Kung naabutan siya, warak yun. The dog responded with silent gestures. Yung tenga niya, biglang naging alerto, nagpakita rin siya ng nervous lick. Nilakihan niya yung chest niya. Naka-close mouth siya, tapos biglang nag-open yung mouth niya, pero fixated siya. Nagsimula sa pagiging nervyoso, pero dahil unsure siya kung ano ang balak ng babae, nagiging maligalig na siya. Mga tropa peeps, yung pag-upo, isang magandang paraan. Pero sa isang banda, naging mali ito dahil hindi niya nabasa yung prior silent gestures ng aso. So kung ako tatanungin nyo, hindi ako uupo doon dahil nakita ko simula pa lang stress na yung aso. But don't get me wrong mga tropa peeps, it is a way for us to let the dogs know that we are not a threat to them and we are allowing them to smell us. Which is really good kasi sa susunod na frame makikita nyo na umamoy panandalian ang Belgian Malinois. Unfortunately, sobrang overwhelming nung energy nung babae na na-interrupt niya yung instinctual na ginagawa ng aso para makilala ang isang aso o kaya ng tao o ibang animal. The moment na na-interrupt yung ritual, nagkaroon naman ng stress licking yung aso. It means hindi nirespeto ng babae yung ritual na dapat ginagawa ng aso. Kadalasan kasi mga tropa peeps, humans, we rush things and we forget to trust the process of how dogs should know us. Umarap siya dun sa Belgian Malinois and dun na-interrupt yung pag-amoy ng aso. Nung hinimas niya ng dalawang kamay yung aso, doon nagpakita ng whale eye yung aso, umatras yung tenga niya, meaning yung nervyos na pupunta na sa takot, at doon biglang kinagat ng aso yung babae sa mukha dahil hindi niya na kaya at naabot niya na yung threshold niya. Normally, ang mga aso ay non-confrontational. Ina-avoid nila yung conflict. Pero dahil hindi pinapansin ng mga tao yung mga body language nila, ang nangyayari. They need to resort into biting so that people would give them space and so that they would feel better na ma-release na nila yung stress na nararamdaman nila. Meanwhile, yung handler mapapansin natin, hinila niya lang yung aso niya nung nagkaroon na ng kagatan. Dapat muna nating maintindihan na ang mga working dogs ay dapat hindi natin pinipet. Sa ibang bansa, meron pa silang mga suot na vest ang nakalagay, do not pet. Kayo mga tropa peeps, kapag nakakita kayo ng mga aso na naka-duty on the job, huwag natin silang storbohin. Pwede naman natin silang i-admire from afar. They were trained to do a job, not to entertain you. Dapat alam nung handler na hindi niya pinapayagan kung sino-sino man na humawak sa aso niya. Hindi ko alam kung ano yung training nila, kung bakit hinahayaan hawakan na lang ng kung sino-sino. Kung allowed palang ipapet yung mga working dogs na hinahandle nyo, dapat bilang handler, nabasa niya na sa simula pa lang yung mga silent gestures na pinapakita ng aso niya. These dogs were trained for the safety of the public, tapos makakakagat lang siya. Parang naging danger patuloy siya sa public. Hinayaan lang ng handler na naandun sa dulo ng leash na yung aso niya. Normally, ang mga working dogs, naka-heel position sila. Kung mapapansin yung mga tropa peeps doon sa gabay, hindi siya ganun kahaba. It's because gusto ko mas ma-maintain natin yung control natin sa aso, lalo na kapag tayo ay nasa public. I get it that we are dog lovers, but it doesn't give us the right to pet any dog na gusto nating himasin at gusto nating laruin. Kahit nagpaalam na kayo sa handler, kailangan
Bilang dog lovers, dapat alam din natin kung paano ang body language, silent gestures, and kung ano yung mga instinctual na ginagawa ng aso so that we can respect their presence and they would respect our presence too. Sana madami kayong natutunan sa video na hinimay natin, mga Tropa Pips. Ako si Lester Sapanta, the Pinoy Dog Whisperer, ang inyong gabay sa pag-aalaga ng aso. Ano nga ba ang gabay? Gabay ay isang uri ng sleep leash na aking ginagamit sa pag-train ng aso. Ginagamit ko ito para turuan ang mga aso natin na maglakad ng maayos at ginagamit ko rin itong training tool para mabawasan ang behavior issues nila. Ang gabay ay may tatak LZ.